Please all rise. Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace of our Lord Jesus Christ, and the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. Christian life is marked by the sign of Trinity. The Father created us in love. The Son came to the world to recover our divine sonship, which we lost because of sin. The Holy Spirit continues the work of the Son in the Church and in history until the Lord Jesus returns in glory in the mystery of the Trinity. We have our origin. The Trinity is also our final goal. Something our eyes will finally be able to contemplate the face of God, who is Father, Son, and Holy Spirit. Brethren, let us acknowledge our sins and so prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the contrite of heart. Kyrie eleison. Kyrie eleison. You came to all sinners. Christe eleison. Christe eleison. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us. Kyrie eleison. Kyrie eleison. The Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest.
God our Father, who by sending into the world of truth and the spirit of sanctification, made known to the human race your wondrous mysteries, grant us, we pray, that in professing the true faith, we may acknowledge the Trinity of eternal glory, and adore your unity, powerful in majesty. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Blessed are you who look
into the depths from your throne upon the cherubim. Praiseworthy and exalted above all forever. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, rejoice, mend your ways, encourage one another, agree with one another, live in peace, and the God of love and peace will be with you. Greet one another with a holy kiss. All the holy ones greet you. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with all of you. The word of the Lord. Thanks be to God. Please all rise. Father, the Son, and the Holy Spirit, to God who is, who was, and who is to come. God so loved the world that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him might not perish, but might have eternal life. For God did not send His Son into the world to condemn the world, but that the world might be saved through Him. Whoever believes in Him will not be condemned, but whoever does not believe has already been condemned, because he has not believed in the name of the only Son of God. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Ayon ay dakilang kapistahan na Banal na Santatlo, Santissima Trinidad, o Blessed Trinity. Ang paniniwala na may iisang Diyos na may tatlong persona, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Ito yung binibigyan natin ngayon ng pagpapahalaga. The Blessed Trinity.
Kaya bahagi yun ng ating pagtugon, no? Kung inyong maalala, yung po gospel noong kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit 2,000 days ago. Ay kung inyong maalala, ay sa utos ni Jesus bago siya umakyat sa langit na ulit, make disciples of all nations. At isa rito yung ulit, may tatlo kasing pagkilos, no? Baptize them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. No? At bahagi rin po ngayon sa binasa ngayon sa Hallelujah, ano? Sinabi rito mula rin po sa aklat ng Revelation, chapter 1, verse 8, Malin, glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit, the God who was, the God who is, and the God that will always be. So bahagi na kung saan, sabi ko nga po, noong pagdiriwang ng pag-akyat ni Jesus sa langit na ulit, ha, ang paniniwala natin ay may Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo, pero iisang Diyos. No? Kaya hindi pwedeng mawala ang isa rito. Or else, hindi ito ang pagkaunawa natin ng ating Diyos. Ngayon, yung pagkaunawa po natin ng iisang Diyos na may tatlong person, ano po yung kahulugan nito sa pagkiluso natin? No? Na napakahalaga po ito sa usapin ng unity, pagkakaisa. No? Sabi nga natin ay Holy Trinity, undivided unity. No? Pero hayaan natin na tayo ay magnilay tungkol sa pakipagkaisa at nais natin na ito ay bigyan ng pagpapahalaga sa liwanag ng pagkakaisa ng banal na sa tatlo. Lalo-lalo na ho ngayon, no? Sabi nga ho natin ngayon ay taon na itinalaga ng Catholic Bishops Conference of the Philippines bilang Year of the Parish na may tema The Parish, Communion of Communities. No? Ang pagkakaisa ng lahat ng komunidad. Pero sa akin, gusto kong ipahayin, samahan ng mga samahan. No? Kasi bakit? No? Kasi tayo narito ngayon, may mga samahan tayo. No? Yung parokya, the Holy Trinity, the Saint Martin de Porres Parish. Ayun no? Ay katulad po limang komunidad. Ito yung komunidad ng Adelina 1. No? May Adelina 1A, may Adelina 1B, may Elnor, may Carmen Homes, may Fiesta Homes, no? may Holiday Homes, kasama pa dyan yung mga sitios. Pero hindi lamang ako, kahit na po itong ano, no? Yung Lay Ministers of Holy Communion, yung Lectors and Commentators, Sacristan, Choir, no? Yan ay tinuturing na community. No? So, Communion of Communities. At pag pinag-usapan natin ang communion, lalong-lalo na ho kung kasi pagdiriwang natin ang araw ng kasanlilan, lalabas na naman dito yung tema ng alin, pagkakaisa. Pero sa usapin ng pagkakaisa, may dalawa hong maliwalag na pagkilos kapag pinabi po natin yung pagkakaisa. Ano ito? Una, unity in uniformity. Magkakaisa tayo kapag pare-pareho tayong lahat. No? Yun ang pagkakaisa natin.
pagkapare-pareho natin, may pare-pareho tayong uniform. Kinakailangan pare-pareho, hindi pwedeng may maiba. Kung tayo pare-pareho mahirap, lahat mahirap. Kung pare-pareho tayong mayaman, lahat mayaman. So, lahat nakaputi. Ang hindi nakaputi, hindi yung kasama natin. No? So, yun yung po yung unang pagkilos. Pagkakaisa sa pagkakatulad. Kinakailangan lahat tayong magkatulad. The classic example of this is, communism. Kaya lahat, pantay-pantay, yun ang kanilang pagbigyan. Pero makita po natin ngayon, no? Hindi rin pala pantay-pantay. Yung pangalawa, ay alin, ito yung tema na inihatid ng pagkakaisa ng Blessed Trinity. Unity in diversity. Pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Pwede tayong magkaisa na hindi pare-pareho ang uniform natin. Pwede tayong magkaisa na may mahirap, may mayaman. Pwede tayong magkaisa pero hindi sisirain yung individuality ng bawat isa. Hindi mawawala ang pagkakaiba ng bawat isa. Pero kinakailangan ng alin, meron tayong dapat na pagkaisahan. Ito yung pwede natin pagkaisahan. Yun yung tinatawag nating pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Ang nais natin na makamit sa pamagitan, katulad po ng paniniwala natin sa Blessed Trinity, no? God the Father is not the Son. The Son is not the Holy Spirit. Ang Ama ay hindi ang Anak. Ang Anak ay hindi ang Espiritu Santo. Pero ang Ama ay Diyos. Ang Anak ay Diyos. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Magkakaiba ng pagkilos, pero pantay-pantay na kapangyarihan. Pinipinapayag ng pagkakaisa sa gitna ng pagkakaiba. Medyo mahirap. Medyo mahirap. Pero ito yung paanyayan na ipinapamanig ko sa atin. Maging ito man ay sa pagkakaisa sa loob ng ating pamilya. Maging ito man ay pagkakaisa sa loob ng ating subdivision. O pagkakaisa sa ating mga simbahan o mga organisasyon o ng ating barangay o ng ating bansa. Sa pabalong pamamaraan, ay dihingin natin ang tulong ng banal na santatlo. At ito mong tatlong ito, ang sabi ko natin ay trinitarian din, ang pagtugon natin na paano tayo magkaisa sa gitna ng pagkakaiba. Tatlo rin po, Una, the wisdom of the Father. Pangalawa, the humility of the Son. Pangatlo, the patience of the Holy Spirit. Karunungan ng Ama. Ano ba yung karunungan ng Diyos Ama? Makita po natin na ang Diyos ay ang Diyos na all-knowing, omnipotent. Kung tawagin po natin, alam niya lahat. Walang nalilihim sa Kanya. Alam niya ang nakalipas. Alam niya ang kasalukuyan. At alam niya ang darating. Yan ang Diyos natin. Alam niya lahat. Pero sa kanyang kaalaman, nakita po natin na alin. Higit sa lahat, ipinamamanig niya na ang dakilang karunungan ng Diyos si alin, the supremacy of love, ang panguna ng pag-ibig.
kinakailangan may kaakibat na pag-ibig. No? Ito ay pinahayag niya rin sa atin sa unang pagbasa. Sa aklat ng Exodo na binasa natin kanina, no? Sa unang pagbasa, anong sabi niya? Na ako ang Diyos na pagmamahal, puno ng awa at pagpapahalaga. Sabi nga rito ay slow in anger, na handang magpatawad sa mga Israelita. Kasi po, ito yung ating unang pagbasa ay tumutukoy sa pangalawang pagkakataon ng pag-akyat ni Moises sa bundok ng Sinai para kunin uli yung sampung utos ng Diyos. Kasi yung unang tablet na ibinigay ng Diyos kay Moises na naglalaman ng sampung utos ng Diyos ay binagsak ni Moises sa kanyang galit, gawa ng pagkabalik ni Moises. Ellen, nakita niya na itong mga Israelita, Ellen, sumasamba na sa Diyos Diyosan. So umakit pa lamang si Moises, ano sabi niya? I am rich in mercy and slow in anger. So bahagi yun na kung saan ay makita po natin na pinaalala sa atin ang buong mga. Yan ang karunungan ng Diyos. Lalong-lalo na sa ating ebanghelyo ngayon na pinamanig yung famous John 3:16. Na sa lubang pagmamahal ng Diyos, ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Napaka makapangyariha sa lubang pagmamahal ng Diyos. Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Sino ang magbibigay sa atin ng kanyang bugtong na anak sa gitna ng kanyang pagmamahal sa atin? Ang Diyos. Yun yung karunungan ng Diyos. The supremacy of love. Na anong may pinapamanig niya? Dapat palaging may kasamang pag-ibig. Yan din po yung paanyaya na ipinahayag niya sa ikalawang pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Corinto. Anong sabi niya? Anong sabi ni San Pablo sa mga taga-Corinto? Greet one another with the peace of Christ, with the kiss of peace. Ang halik ng kapayapaan, yung ginagawa po na sa loob ng misa. No? Pero kasi kung makita ninyo yung mga Hudyo, yung mga Arab, so kapag sila nagkakaroon ng greetings, humahalik sila kahit na lalaki sa lalaki. No? Bakit? Kasi maliwanag na rin, pag-ibig, hindi halikudas. Yung halikudas, halik yun ng isang pagkakanulo. No? Pero tiyalin, halik ng kapayapaan. Palaging may kasamang pag-ibig. Kaya magkakaroon lamang tayo ng pagkakaisa kung alin. Kung may pag-ibig dyan. No? Alam niyo kung minsan, makita natin, anumang noble ang isang programa, ang isang proyekto, maging ito man ay ang proyekto ng pagkakaisa, no? Gaano man ito kaganda. Pero kapag walang pag-ibig, hindi yan magkakaroon ng kaganapan. Anong kumisang sinasabi ng iba eh, kapag may mga programa o mga proyekto, anong kalimitang hinahanap ng tao? No? May pera ba dyan? Yan ang hinahanap ng tao, pero hindi. No? Sa mga nagnanais na tumutugon sa ngalan ng ating Diyos na may tatlong persona, ang dapat nating hanapin ni Alin, may pag-ibig ba dyan? Nasaan dyan ang pag-ibig? No? Ang mga tao hindi magkakaisa kung wala silang nakikita ng pag-ibig sa kanilang pinagkakaisahan. No? Kapag ang tao ay puno ng galit, kahit anong ganda ng programa, hindi kayo magkakaisa. Bakit? Galit sa iyo eh. Walang pag-ibig. Kaya ang dapat na unang hanapin nila, may pag-ibig ba dyan sa lahat ng partido
na nais na nagkakaisa. Yan ang karunungan ng Diyos Ama. Pangalawa, ang kababaang loob ng anak. Alam natin, kapag pinag-usapan natin ang pagkakaisa, bakit ba kumisan ayaw na magkaisa? No? Kasi kumisan, sinasabi na, ako lang yung magaling eh. No? Wala naman akong, ba't ako may pagkaisa sa iyo? Wala naman akong makukuha sa iyo. So, pag pa ako makipagkaisa sa iyo, ay kaya ko naman. Alam nyo, isang bahagi yun na kung saan makipagkababaan ng loob. Makikita natin na sa pamagitan ng mata, ng puso, na puno ng kababaan loob na alin. Sa pamagitan lamang ng kababaan loob, katulad ng nakita ng Diyos, kung bakit siya naging tao, alam mo yung Diyos nagpakababa para maging tao. Kasi bakit? Nakita niya alin, may ibibigay ako sa tao. Ano ibibigay ng Diyos sa tao? Ang kapatawaran ng kasalanan. Mayroon siyang nakita pwedeng ibigay sa tao. At bakit niya nakita yun? Kasi mayroon siyang kababaan ng kalooban. Kaya niya lang maging katulad ng tao. Bumabasa sa kanyang trono ng pagka-Diyos. So, ito rin po yung makita ho natin. Kinakailangan natin bumaba. Kinakailangan natin ng kababaan ng kalooban. Kinakailangan natin ng puso na puno ng kababaan ng loob para makita natin na kailangan kita. Hindi pwedeng ako lamang. Meron kang maibibigay sa atin, or rather, medyo mas altruistic. Meron akong maibabahagi sa iyo. At meron kang maibabahagi sa akin. At alam niyo, isa po sa modelo natin kapag pinag-usapan natin ang kababaan ng loob ay sino? Si San Martin de Porres, yung ating patron. At isa po sa makita ko natin, ano? Well, siguro sabihin natin, ano ang pinapamanig niya sa kababaan ng loob? Nalin, na ipinakikita niya sa akin, kahit pala sa pagbabalis, pwede kang maging banal. Well, yung pong pag-alaga sa mga may sakit at sa pagtulong sa mga duka, medyo may pagka-grandyoso pa yan eh. No? Pero yung maglilinis ka ng kumbento, may kabanalan ba doon sa paglilinis mo sa kumbento, paglalampaso mo ng kumbento, no? Ng simbahan? Hindi gawain ni San Martin, kaya ano hawak-hawak niya? Walis. No? Kasi nakita niya rin na pwede itong maging daan ng kabanalan. Bakit niya nakita ito? Mayroon siyang mata ng kababaan ng kalooban. Hindi naman kailangan natin. Kailangan natin ang kababaan ng kalooban na rin. Makita natin na there is always a goodness in every one of us. Kapag wala kang nakita ang kabutihan para sa bawat isa, wala kang makikita ang dahilan para magkaisa. Ano lang ang makita mo? Mag-isa lang. Hindi nagkakaisa. So, kaya anong kailangan natin? Ang puso puno ng kababaan ng kalooban. Katulad ng ating Panginoong Jesucristo. Pangatlo, the patience of the Holy Spirit. Ang pagpapasensya ng Espiritu Santo. Noong po kabistahan ng pag-akyat ni Jesus sa langit, mula din po sa Ebanghelyo natin sa araw na yun, Matthew 28 verses 18 to 20, inyo po maalala na alin yung pangatlong pagkilos sa
ituro na Jesus na to make disciples of all nations. Yung pangatlo ulit, remember, I will be always with you till the end of time. Alalahanin ninyo, ako'y palaging sumama sa inyo hanggang sa wakas ng panahon. Yun yung bahagi ng pagpapadala ng Espiritu Santo. Eh, pero mo yan, ang Diyos pala ay handang sumama sa atin hanggang sa huling sandali. Eh, nakita nga natin sa unang pagbasa, for 3,000 years, ay nakapaghintay ang Diyos para iligtas ang sangkatauhan sa pamagitan ng pagbibigay niya ng kanyang bultong na anak na ating Panginoong Jesucristo. And for 2,000 years, mula na dumating sa Diyos hanggang ngayon, ay ginagabayan niya tayo. So yung kanyang pagkapahalaga sa tao ay ano, walang expiration date. Yun po ngayon yung hamon ng kasalukuyang panahon. Bakit? Itong panahon na ito, Alin, nagmamadali. No? Nagmamadali. Gusto ka agad matapos. No? Gusto ka agad ay, Alin, ay instant. No? Kaya po ngayon, lahat ay instant. You could create and you could destroy simply by pipindutin mo lang. No? Pwede kang umorder ngayon, pipindutin mo lang sa internet. Ano? Kung ano yung gusto mo, i-deliver sa bahay mo. No? Ngayon, ay pipindutin mo lang, pwede ka ngayon na manira ng tao. No? Pero bahagi yun ang pakiros na pinamamanig ng pamagitan. Kinakailangan ibalik natin ang kahalagahan ng pagpapasensya. Kinakailangan natin ibalik ang pagpapasensya. Bakit po? No? Kaya kalimitan ngayon ng sakit ni Ellen, siya sabi ng Dr. Ellen, tensyonado ka. No? Puno ka ng tensyon. Kaya po kumisa, maraming sakit ngayon. Kasi bakit maraming sakit ngayon? Kasi alam niyo yung katawan ng tao ay isang pamaranalag. Sinasabi na, magpahinga ka. No? Take some rest. Kasi kumisan, minapadali mo. At ito yung hamon na pinamanig sa atin ng pumigapan. Mahabang pagpapasensya. Yun ang hilingin natin. At isang, kapag sabi nga, paano ba tayo ngayon magpapasensya? Yung mga kabangang bata ngayon, meron silang tinatawag na fidget spinner. Isang pumamaraan ng pagpapasensya. Parang laruan, para huwag silang mainip. Pero mayroon ang pamamaraan na pwede rin yung gawin. Ano ito? Yung simply by inhaling and exhaling. You inhale. And then you exhale. Ulit-ulitin niyo yan. Inhale, exhale. At makita niyo, isa ho yan, kasi yan po yung ibig sabihin ng ruwa, no? The breath of God. Inhale and exhale. Parang yung pamamaraan, pero isa po yun sa pamamaraan na pwede yung makatulong sa atin sa pagpapasensya. No? Simply by inhaling and exhaling. No? Lalong-lalo na pinag-usapan natin ang paggabay ng Espiritu Santo. No? Makita po natin na kinakailangan natin ang mahabang pisi ng pagpapasensya. No? Kasi ang mundo ginagalawan natin ngayon ay ang mundo na wala ng pasensya. No? Pinagtaan po natin, hindi na magbabago yan, patayin mo na lang. No? Hindi. No? Pasensya. So isa po yan, yung inhale and yung exhale. Kahit na wala kayong ginagawa, no? Simply inhaling and exhaling. So kung sabi nga, tagal ng humiliya ni Father, you inhale and you exhale. Baka tutulong mo sa akin. So ito po ang tatlong ito. Ang iniwanan ko po sa inyo kapag pinag-usapan natin ang usapin ng pagkakaisa.
the wisdom of the Father that will relate to us the supremacy of love. We need the heart of kababaan ng kalooban ng ating Diyos Anak na ating Panginoong Jesucristo. At pangatlo, ang pagpapasensya ng Espiritu Santo para makamit natin ang pagkakaisa katulad ng banal na sangkatlo.